Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yung time muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa News PH. Subscribe ko dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, grabe Pilipinas, may pasabog. China pumalag, nataranta na Russia, galit na Amerika, West Philippines. At yung play na natin, wala laman ito. Tatlong araw lang na joint patrol na ginawa ng Philippine Air Force at ng US Air Force. Nagulat na ang China. Hindi na sila nakaporma. At ayaw nila yung nangyari. Pero wala naman silang magagawa dahil yun ay parte ng agreement between Philippines and US government. Kaya yung tatlong araw na patrolyan yan ay isang indikasyon na seryoso ang dalawang bansa. Seryoso ang Amerika na tulungan ang Pilipinas. Tingnan niyo itong mga ginawa. Kita na nyo, talagang grabe yung patrolya. Iba pa yung patrol, kasi kinumpirma rin po ng military na habang merong patrol ang mga fighter jet ng Philippine Air Force at saka ng US, ay yung barko ng China ay nasa baba or nandun sa dagat at nagmo-monitor. Yung mga galaw na talagang magugulat ka sa galaw ng Philippine Air Force yan. Eroplano ng US yung umikot na yan. Kasama yan sa umikot. Tapos yung fighter jet. At kinumpirma ng militar ni General Romeo Browner, ang Chief of Staff ng AFP, na habang ginagawa yung 3 days na yan, ang barko ng People's Liberation Army ay nandun din sa dagat, sama ay West Philippine Sea. Nanunood lang at bumubuntot ng pangay. Hindi man nakikialam pero bumubuntot. Pero tayo magagawa, ayan po yung galaw ng mga military natin. Ha? Kaya nga sinasabi ni Colonel Miguel Aguilar, ayan po, na yan ay parte ng agreement ng dalawang bansa na hindi napigilan ng China at wala silang dapat gawing pagpigil. Pero nag-try daw po yung barko ng China ng bumuntot doon sa barko ng Pilipinas. Hanggang ganun lang. So, ibig sabihin, hindi matanggap ng China sa akin pong analysis at state opinion dyan, hindi matanggap ng China yung ginawa ng Philippine Air Force at ng US Air Force. Pero, kung tayo magagawa, tatlong araw naging successful po yung kanilang joint patrol. Okay? So, ayan na yung aksyon na ipinapakita. Hanggang ganyan lang yan. Pero pagka talaga hong nanggulo ang China sa Pilipinas at sa West Philippine Sea, aba hindi na papayag ang Amerika niya. Meron na siyang obligasyon, tulungan tayo at pagtanggol sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Na by the way, by next year, mas maraming military exercise. Doble ang military exercise na gagawin sa 2024 compare ngayon, taong ito. Kung itong taong ito, 2023, umabot ng 17,000 na tropa ng mga sundalong Amerikano ang nagbalik at nag-exercise dito, madodoble, matitriple sa susunod na taon. Dahil yan ang purpose ng EDCA. Every year, mag-i-increase. Every year, may i-develop na EDCA site, temporary military camp sa pagitan ng Philippine military at ng US military. Ayan po ang nangyayari. So, mabuti nilang po at tuloy-tuloy ang paninindigang ito ng ating gobyerno. Kailangan. Di ba? Kaya atin po suportahan. Huwag na huwag po kayong magsasawa sa isyong ito. Lagi nating sinasali itong West Philippine Sea. Kasi ito po yung higit pa sa ICC. Higit pa sa human rights violation. Kasi yung karapatan natin na pag-aari natin sa ilalim ng exclusive economic zone ang kinukuha ng China at pinapasok ng China. Kaya dito dapat walang maging pro-China. Kaya nakakalungkot, mayroong pro-China. Dapat lahat tayo rito ay magkaisa. Dahil ginagawa naman ng ating gobyerno ngayon ang tama sa obligasyon at karapatan ng Pilipino. Obligasyon ng gobyernong ilaban. Kung nung mga nakaraang gobyerno, malabnaw, mahina, o halos wala,
na nanindigan sa kanilang ilaban ito, naging kaalyado pa, naging sunod-sunuran pa tayo sa China, aba hindi pwede yun. Yun nga yung malaking pagkukulang nila. At ngayon na pinaninindigan ng ating administrasyon, abay bakit naman hindi natin sila susuportahan? Na? Eh tama yun. Kailangan yun. May pakita natin sa mundo na ating ginagalawan. Maliit man ang Pilipinas, mayroong prinsipyo. Maliit man ang Pilipinas, inilalaban ang karapatan. Taas na bilang Pilipino sa mundong ito. Yan ang magandang ipamana, ipakita sa ating mga darating na mga kabataan na lahing Pilipinong kayumangging Pilipino. Ayun, di ba? Kaysa sa hindi manindigan. Although yung China walang pakialam, iba yung kultura nila, iba yung style nila. Eh, ang kanilang style, ganun eh. Eh, bet naman tayo papayag ang ating pinangahawakan, national at international law. Kaya nga nakuha na natin ang sympathy, suporta ng malalaking mga bansa sa buong mundo. Hindi lang dito sa mga bansang kapitbahay natin tulad ng Japan at Australia, South Korea, Amerika, Canada, European Union at iba pang mga bansa sa gitnang silangan sumusuporta rin sa atin. At wala naman tayong nakita na ibang bansa na nagdeklara ng suporta sa ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Wala. Kasi alam ng mga bansa sa buong mundo na tama ang Pilipinas, tama ang Pilipino, mali ang China. Yung iba tahimik alam. Pero alam nyo, kung alam nila na tama ang ginagawa ng China, marami na sigurong nagdeklara na kaalyado ang China. Wala eh. Nakita nyo yung North Korea at saka po yung Russia. Ang Russia ba nagdeklara ng suporta sa China laban sa Pilipino? Wala namang ganun. Nagagalit na nga rin yung Russia dahil meron silang ilang ding lugar na nadamay doon sa ginawang 10 dash line ng China na mas pinalawak nila kaliwa kanan. Mga boundary kung saan saan lugar ng kailang bansa ang kailang sasakupan. Hindi lang South China Sea, hindi lang West Philippine Sea. Doon pa lang sa 9 dash line, inargabyado na tayo. Pero ginawa nila 10 dash line, mas pinalawak pa. Pati ang Russia nadamay yan. Yan ang ugali, yan ang style ng mga Chinese, ng Chinese government. Kaya nga yung mismong Chinese government at yung People's Liberation Army, nagtutunggali na sila. Hindi na rin sila nagkakaintindihan. Ayaw ng mga army nila na makipaggera, makipag-away sila dahil talo sila or maraming mawawala buhay dito sa ginagawang ito ng kailang pangulo. Kaya sila mismo nagkakaroon ng problema. May problema sila sa kalamidad, may problema sila sa politika, may malaking problema sila sa ekonomiya dahil tinalo na ng Pilipinas ang ekonomiya ng China. Base doon sa huling survey na ating binalita na rin. Tinalo natin ang Vietnam, ang Malaysia at ang mismong China. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita nga dyan ng mga kabalita natin na kung saan ito nga yung patuloy nga na joint patrol nga ng ating bansa kasama itong US na kung saan yung suporta nga ng US at yung malaking hakbang na ginagawa ng ating bansa upang tuluyang mas mapalakas no yung ating depensa dyan nga sa West Philippine Sea o talaga nga dito maipakita yung puwersa na meron tayo at talagang yung ating kaalyado na handang sumuporta sa atin. Na tila nga ba talagang hindi nagugustuhan ng mga Chekwang toon ng China, na tila nga ba ay nakakunot ng noo at talagang ay galit no sa Pilipinas no, sa tila nga ba pagtutulak daw umano na talagang ay magkaroon ng kaguluhan diyan nga no sa West Philippine Sea, na tila nga ba ngayon ay talagang nag-uumiyak itong China ukol nga siyempre sa nagiging talagang hakbang no ng US at talagang prehensyang ibinibigay diyan na ito nga talagang nga pagbuntot na lamang ang nangyayari at talagang hindi makalapit no sa mga barko natin itong mga Chekwang to, itong China, na dapat lamang ipakita siyempre ng ating bansa yung talagang pagnanais nating hindi makuhaan ng ating teritoryo o yung kanilang inaangkin talagang patuloy masabi sa mga Chekwang to na hindi nila ito makukuha at tuluyan nga hindi makaporma o tila nga ba hanggang kuda na lamang itong mga Chekwang to o itong China nga no sa nagiging talagang prehensya na ginagawa ng ating bansa kasama itong US
na ito nga ang kanilang pagtuligsa na lamang at talagang pagtutol hanggang pagbuntot na lamang sila sa malayo at hindi nga nila magawang lapitan siyempre yung ating barko, lalong-lalo na itong US, dahil alam nila ang kaakibat na maaari nilang kaharapin. Na ito nga, no, natila nga ba umano, dito ay talagang napapasubo itong mga Chekwang to, itong China nga, dahil sa presidente nila na patuloy ngang pagnanais na makakubkob at makakuha ng mga teritoryo, no, sa lawak nga ng West Philippine Sea na gusto nilang makontrol at makuha ito. Natila nga ba may mga tinatamaan na rin silang mga ibang bansa nga na talagang ayaw sa mga polisiya o sa mga ginagawa ng mga Chekwang to o ng China. Lalong-lalo na siyempre yung ginawa nilang 10-dash line na talagang maraming bansa ang tinamaan sa kanilang sinasakop nga umano ng mga Chekwang to o ng China nga. Na talagang walang gusto nga tumugon o tumulong dito sa mga Chekwang to o dito nga sa China, dahil alam din ng mga bansa kung ano nga nilalabag nito nga China, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea na patuloy gustong makontrol at talagang ngayon makuha ang buong nga karagatan na to. At ito nga ang tila nga ba kinaiinisan ngayon sa mga Chekwang to sa China. Lalong-lalo na ngayon ng Pilipinas na patuloy nga nilang binubuli at patuloy hinaharas at patuloy na pinapakitaan ng hindi maganda nga trato dyan nga sa karagatan. No? Kaya ito yung ating nagiging responde o yung nagiging restback natin sa mga Chekwang to. Yung patuloy nga na sila'y asarin na talagang patuloy sila nga paiyakin, no? Nakasama nga natin ngayon ang US at marami pa siyempre mga bansa na handangan tumugon, no? Diyan nga, no, sa talagang joint patrol nga na gaganapin, talagang mas mag-uumiyak pa itong mga Chekwang to o itong China, dahil kabilang dyan siyempre ang Australia, Canada at siyempre UK at Japan, no, mga kabalita natin na talagang mas mapalakas at talagang tuluyang mapalaki yung tugon dyan nga sa West Philippine Sea at ipakita sa mga Chekwang to na hindi tayo natatakot sa kanilang hakbang o sa kanilang nais na balakin dyan, no, sa West Philippine Sea. At dito ipinapakita lamang syempre ng ating Pangulong Marcos na talagang nararapat lamang natin tindigan at talagang ipakita sa mga Chekwang to na atin niya nga teritoryo na yan at wala nga silang makukubkub at talagang wala silang makukuha ni Katiting ng ating teritoryo nga. At dito nga, tila nga ba mga kabalita natin na itong mga Chekwang to wala ngang magawa pagkasama natin itong US, no, na talagang hanggang titig na lang, hanggang tingin na lang sila, na dito nga hanggang tanaw na lamang sila siyempre sa ating mga barko at sa mga ginagawa natin dyan nga sa ating joint patrol nga na ginagawa ng Amerika at ng Pilipinas nga, no, mga kabalita natin. At dito nga ay pinapahayag din siyempre yung talagang malakas na ekonomiya ngayon ng ating bansa na kung saan nga itinatalo na natin itong China at itong ang Vietnam, no, na kung saan yung Pilipinas nga daw umano talagang umaangat ngayon yung ating ekonomiya. At ito nga ang nagiging target syempre ng ating Pangulo, yung pagpapalakas ng ekonomiya bukod pa syempre sa ating mga hukbo na nandiyan nga sa West Philippine Sea na talagang hindi niya ring iniiwanan ito, no, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Newspeech. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, tumulang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.